Magandang araw mga bata! Pag-aaralan natin ngayon ang mahalagang tungkulin ng balanseng pagkain. Mahalaga ang tungkulin ng pagkain sa ating katawan. Kaya, nararapat na maging maingat sa pagpili ng ating kakainin. May mga pagkain hindi nakabubuti sa kalusugan. Alamin natin ang kahalagahan ng balanseng pagkain na ating kakainin araw-araw. Narito ang mga halimbawa ng pangkat ng pagkain na kinakailangan ng ating katawan. Sa unang pangkat, ang Go Foods. Ang Go Foods ay mayaman sa carbohydrates. Ang mga ito ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng ating katawan. Narito ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates. Kanin, mais, tinapay. Mga kakanin, suman, biko, maha, at palitaw. Mga pansit, miki, bihon, at kanton. Ang Go Foods, mga pagkaing mayaman sa carbohydrates. Pangalawang pangkat, ang Go Foods. Ito ay pagkaing mayaman sa protein. Ito ay kinakailangan sa pagbuo at pagkumpuni sa himaymay ng katawan, pagbuo ng utak at iba pang bahagi ng katawan upang ang mga ito ay manatiling nasa mabuting kalagayan. Ito ay nagpapalakas ng resistensya. Mga pagkaing mayaman sa protein. Mga isda at iba pang lamang dagat tulad ng tilapia, bangus, at tuna. Mga karne katulad ng baboy, manok, baka. Itlog at gatas. Ang Go Foods, mga pagkaing mayaman sa protein. Pangatlong pangkat ng pagkain, ang Go Foods. Ito ay pagkaing mayaman sa vitamins at minerals. Tinutulungan ito ang wastong galaw ng katawan sa pamamagitan ng pagsasaayo sa pagtunaw at pamamahagi ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mga pagkain mayaman sa vitamins at minerals. Mga berdeng gulay. At mga dilaw na gulay.
mga prutas. Ang Glow Foods, pagkaing mayaman sa vitamins at minerals. Bilugan ang tamang sagot. Mahalagang kumain ng tama at balanseng pagkain sapagkat napapanatili nito ang sigla at lakas ng katawan. Nakatutulong upang maiwasan ang sakit. Napapanatili nito ang talas ng ating memorya. Napapaganda nito ang ating balat. At napapaganda nito ang ating tulog.